So yun no mga tacho. Ngayon nga pala ay birthday ni Daddy. So kanina pa siya balik ng balik dito sa loob, wala namang kinukuha. Tapos maya maya biglang lumapit, sabi niya, birthday ko na, ba't wala ka pang regalo sa akin? Parang ganun. Ang hirap deadmine syempre. Mamaya din bibigay yung regalo natin sa kanya. Hindi pwedeng wala kang regalo, di tanda mo yan. Dahil 60 ka na ngayon, senior ka na. Kailangan syempre, may surprise ulit tayo. Kada birthday mo, lagi naman yan. So mamaya na lang. Ano paboritong kulay ng celebrant? Yellow! Tama ba? Mali. Black! Violet! Black! Naka-gold eh. Purple! Black! Sino naman? Purple! Ako! Very white! Ano paboritong ng ulam? Hotdog! Ala! Ano ninyo? Hindi na breaking. Hindi ko kumaya. Masaya lang tayo ngayon. Okay. So, we'll pray. Okay, pray na tayo. Praise your name, Father God. We glorify your name, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa 60th birthday celebration, Lord God. This is the day, O Lord God, kung paano mo po bless you, O Lord, ang pamilya ng Isleta of having our kuya, O Lord God. And through that 60 years of his life, O Lord God, nakita po namin ang kabutihan mo. Ang iyong pong magandang plano sa buhay niya, even now, Lord God, sa kanyang pamilya. May you continue to shower your blessing upon this family and to him, Lord God. May you give him the strength, the happiness, the peace, O Lord, and even the desires of his heart, Lord God. More than pa doon, Panginoon, ipagkaloob mo po sa kanya at pakita mo sa kanya na ikaw ang nagpapatupad ng lahat ng mga plano, ang lahat ng mabubuting bagay para po sa kanya at para sa kanyang pamilya. Purihin ka, Panginoon, and nawa, Panginoon, ang mga biyaya nito na aming pong pagsasalusaluhan ay maging talakasan din namin. May you continue to bless the table of this family, O Lord God, abundantly, O Lord. And ikaw ang magbigay sa kanila ng iyong pag-ibig, pag-unawaan at kapayapaan. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa buhay nila at sa 60 years ng buhay ng kuya ko, Panginoon. Thank you, Father God. We entrust everything to your mighty hands that mga taong pagdaraan sa buhay niya. Sa iyo po ang kapurihan, ang pasasalamat, in Jesus' name we pray. Amen! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Love ya! Oh, ito! Oh, teka muna dahil birthday ni Kuya. Kakanta muna tayo, tapos mag-finish tayo, ha? May kakanta ka. Dito ka dito. Dito ka dito, dito. Meron niyang ano. May arrangement yan, dito ka. Yan. Yan. Ayan. Naglalayuan ka. So, kakanta tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, blow the candle. Eh, wish ka muna, di. Ayan. Bisan din, ha? Yay! Yay! Daddy, happy birthday. Na naman? Gift ko sa'yo. Wow! Buksan mo na. Buksan na yan. Buksan na yan. Ayan, ayan yung regalo ko sa'yo. Ayan. Kanina pa siya pabalik-balik. Regalo ko. Birthday ko na, 60 na ako. Wow! Ginto yan, ginto. Gagamba yan. Wow! Oh, yellow gusto mo eh. Iiyak, iiyak. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Kompleto ka na. Lahat ng bigay sa lot niya. Yan. Siyempre, Daddy, di kita makakalimutan birthday mo. Yan. Oh, iiyak. Iiyak na yan. Meron pa si G-Well, di. Oh, wait lang, wait lang. Ito na. Umiyak, umiyak. I-hold mo na. Isuot mo na muna yan. Isuot mo na, isuot mo. Tanggalin mo muna yung arelo. Yung arelo. Yung white. Bigyan mo yung regalo mo. Di, habang inaayos si Kuya, meron nang bibigay sa'yo ba may yan? Pero dapat masalita muna. Siya lang sabihin ka muna kay Jason. Oo, yan. Speech ka muna. Speech muna. Diyan sa natanggap mong regalo. Anong speech mo? Sabi siya, nakakayak ng regalo ko eh. Speech na. Wala siya masabi. Speech. Wait. Ito na lang muna sa regalo ko. Hindi ko lang magkakomarsya. Oo. Hindi, ang masabi sa mga ano. 60 years. Nakikita ko malaki ng split. Ibig sabihin, wala masabi. Ibig sabihin ni, swerte ako sa ano.
Amen. Amen. Yes. Amen. Yes. Sobrang pagkakas. At swerte rin kami sa magulang, syempre. What? Yung paghihirap ko dati. Na ano nila na... Na-surpass. Dalampasan. Nakakita nila yung paghihirap ko ng araw din. Wala ka nililing naman eh. Ibig sabihin. Hindi siya ba? Hindi siya. Nakikita ko yung... Nakikita ko yung paganda ng nagiging pag-uhin rin namin ngayon. Amen. Kasi dati, namumulot kami ng pagkot na para may maasahin. Ito yun. Mangungutang ka, wala magpag-utang. May magpag-utang, kaya siya ng kapa. Shoutout siya, hindi nagpa-utang. That mess, recently, kasi yung traffic boy lang ako ng araw, nakikita ng iba, nakati ako nag-ayabang. Kung ano meron kami ngayon, ibig sabihin. Kaya ako, thank you sa Lord sa... Amen! Amen! Ayan talaga! Sabi mo, si Lord yun. Makita kong maayos, swerte rin ako sa akin malugam. Amen! Na swerte ko rin. Yeah! Ano mo? Swerte ako sa lahat ng bagay, lalo-lalo sa aking mga pangasawa. Ayan! Yun! Haba lang eh. Takot akong mag-asawa. Gusto kong mga pangasawa ito, talagang yung babaeng pantahanan. Pares tayo. Kaya hindi ako. Hindi ako binigyo-bigyo sa lahat ng bagay. Kaya nung araw, nung nag-asawa ko, lagi ko rin nag-i-pray ang mga pangasawa ng panganak ko. Yung karapat dapat yun sa kanila. Amen. Kaya ako si Leslie, katotoo ako. Si Jasper na pangasawa. Iiyak na yan. Wala na akong masasabi, basta thank you. Give it a no, thank you. Anong give mo? Ayun! Amen. Yan. Dyan. Lord! Hoy! Prinsipe ka na! Hoy! Ilang karat yan? King Junior! Wala yung binubuti. May 16 yung binubuti. Grabe, minirgana sa'yo, corona. Grabe! Urgo daw! Mag-picture na tayo, gilagin! Abit ko muna. Ubarin mo muna yung reloading. Ubarin mo yung reloading. Doon. Kaya ganyan yan, kuya. Yan ang simbolo na ikaw ang hari ng yung tahanan. Shot mo yung relo doon, tapos doon ko ikakabit yung sing-sing. Ito, relo? Mm. Lalagay ko nga shot ng ano yung bracelet. Kasi ako sa mga anak ko. Amen, amen. Kaya naman ako, lahat ko. Kasi kaya ang tanong. Sa akin ko talaga sinukan to eh, para pag di mag-asya. Alam ko, kaya nga may relo ko eh. Eh, dapat mag-speech din yung mga anak mo. Sample to para sa Sunday. Oo, oh, pwede yun. Bakit yun? Oo, sample, practice. Practice natin to sa Sunday. Para sa Sunday, oo nga. Teacher talaga. Kaya nga ako, teacher talaga. Sa ano ka nga? Oo. Okay ka mag-host. Kaya nga ako nandito, ako ba mag-host? Sige, okay. O, dito muna tayo mga sa Sunday. Muna tayo sa panganay, siyempre. Kaya Leslie. Anong busy siya sa kundya. Busy pa siya sa kundya. Message siya wag sir mon. Message ha, bawal yung ano ha. Dapat yes. Ano. Huling-huli si Kiel. O Kiel, magsasabi ka ka din. Magsasabi ka din. I-brief mo na yan. Briefing mo na yan. Kaya pala pinapunta dito ni Lord para may witness kayo. Pagpapala ng Lord. Tama yun, nasa diri yun. Leslie, mamaya na yung ano. Ha? Si Leslie muna, anak. May speech. Happy birthday. Yun lang. Hindi, yun. Hindi naman namin nasasabi araw-araw na mahal ka namin. Mahal ka namin. So, hindi ko lang sasabihin ko. Hindi, thank you lang di sa 60 na bigay sa'yo ni God. Malaking part doon kung ba't kami nandito, syempre. And thankful kami kasi ikaw yung naging father namin. Tulad na sinabi mo kanina, nakita namin lahat ng paghihirap natin noon. The weakness. And blessed kami kasi hindi naman kami makarating dito kundi rin kayo nagbigay, nag-provide din sa amin. Kaya, ang prayer ko is iwasan mo na yung pag-inom para yung good health, ikaw ka pa ng good health, para mas ma-feel mo pa yung blessings ni Lord. Enjoy mo pa. Yeah. Sabi nga ni kapatid, di ba? 97 siya tayo namatay. 57. Ah, 57. Kasi di siya di siya may. Sinisip nga. Iyon. Si Jewel. Ako? Jason, di ba lang? Jewel muna. Oo nga. Masaya ako muna. Ikaw, ahawakan ko. Iyak yan. Sabi ko nga. Message ko na kay Daddy. Ano lang. Yun nga, pares din ako yate, sobrang salamat kasi wala naman kami dito, kundi dahil iiyak na yun! Sabi na! So yun lang, tas go dead lang palagi, di. Yung pag-inom, magbigla.
Wala akong kainuman yan pag gaganyan. So yun lang. Happy birthday, Daddy. And I love you. Ayan. Ako, si Bunso naman. Ah, si Bunso na. Happy birthday, HBD. Ganun lang. Ganun din, mga sinabi na ate Kuya. Iiyak na yan. Ano? Wala, wala, nabablan ko. Happy birthday. Enjoy mo lang ito, alam mo ito. There's, samahan mo pa ako magpakabit ng ayak ako kasi nagagalit. Yan na ito lang, i-joke lang. Nakaya talaga pag mag-speech. Yan. Yan, ito pa kasing ba? Mami, ikaw na. Ayun. Doon ka sa tabi niya para titigan mo siya. Alam naman, alam mo naman na lahat, di ba? Wala, thank you sa Lord talaga. Thank you pa rin ako dahil ko yung binigay sa amin, sa akin, sa akin, sa ating mga anak. And prayer ko talaga mangyari yung kalooban ng Lord para sa inyo. Alam mo naman yung pinaka gusto-gusto ko talaga. Una, wag mong paggawin yan para sa akin, para sa Lord. Gawin mo yung para sa Lord. At hindi mo yung kaya yung gawin mag-isa. Kailangan mo si Lord doon para maggawa mo yung will ng Lord. Yung desire ng puso mo, nakita ko naman yun. Sa totoo lang, ilang days na rin siya nagsasabi na gusto talaga niya. Kasi ang pagsasama naman namin hindi naman perfect sa mag-asawa. Pero thankful talaga sa Lord na nagabayan ka niya. And yun, thank you sa mahabang pasensya mo sa akin. Yun, mahabang-mahabang pasensya. Thank you, we love you, mahal na mahal ka namin. Kiss! Ayan, kiss na yan, kiss na yan. Yeah! Love you! Happy birthday! Ikaw na! Si Jasiel muna! Si Jasiel pala muna bago si Kel. Ayan. Si Jasiel muna! And then the apo ko, syempre. Si Goldie. Yes, o. Happy birthday, Lee. Thank you sa pagtanggap sa akin dito sa family. Tapos... Yuck! Thank you din kasi pag wala ko, ikaw nag-aano sa dalawa. Salamat. Yun ko lang is good health, tsaka pagbutihin yung health mo kasi marami pa tayong adventures na napagkasama. Yes, okay. And marami ka pa kailangan ma-witness. Yes. Yun lang yun ko kay maging good health. Thank you sa lahat. Happy birthday. Yay! Dito muna. Dito naman tayo sa bunsong. Okay. Sa apo. Anong message mo yung lolo? Kaya bunso eh. Enjoy your 40 years of your life. 40? 60? 60? Okay. Another 40. Another 40 years. Kasi, ano, sinusundo ko sa school. Thank you ka. Kasi 107. Thank you kay lolo sa school. Thank you for sundong me. In school. Lagi kayong Jollibee. Lolo Love. Kaya Lolo Love. Kaya. Kiss mo muna yung Lolo, birthday. Hug mo. Kaya ano ba yun? And then put some cake sa... Hug si Lolo. Hug Lolo. Oo. Hug Lolo. I love you, Lolo. Hug mo, dali. Yeah. Okay, you kiss and then you put sa... Doon sa... Sa face niya. Give siya icing. Birthday. Face niya. Sige. Oh, happy birthday, Lolo. Oh, si Ditali naman ang mag-speech. Yan. Wait, tapos na siya. Ah, tapos na ba? Sige. Baka umabat. Okay. Hulang, kain na. Kain na. Happy birthday, Junior. Oh, happy birthday sa bayo ko, si Junior Risleta. Happy 68th birthday. And we wish you all the best. Sana maging ano pa. Masaya ulit sa iyong birthday. Minom-minom lang. Nom-nom-nom-nom-nom. Tapos ano, sila Aja and Kate. Saka si Jess Nula. Nasa school sila ngayon. Work. You see, ano, nasa work. Si Aja, saka si Kate. Si Jess din nasa school. So, kami lang muna bumate sa iyo ng happy birthday. Enjoy your day. So, sana tayo mag-inom pag may chance kami makauwi sa Pilipinas. Yes. Yeah. Saka na rin lang, okay? Saka na rin. Utang.
Enjoy! Enjoy your day! Happy birthday! Bye! Bye-bye! Happy birthday to! Ano pa? Sige! Sige na yan! Nagayon mo na muna ako dyan. Sana karoon na mga ito ang makasakit. Sana pinaginaw mo natin dyan. Happy birthday! Bye. God bless! Salo-salo. Mahal na namin. Sa ngayon, ako muna tatanggay. Happy birthday sa iyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy, happy birthday, Kuya June. Wish you more and more birthdays to come. And I wish you all the happiness and blessings in life. God bless you. Happy, happy birthday. Say happy birthday, Lola June. Yes. Happy birthday, Lola June. Happy birthday, Lola June. Yes. Tapos na. Thank you. Ano na lang? O, batiin mo na daw ang kuya. Batiin mo na. Pagpunin mo na lang ako. Sunday okay, happy birthday. Okay, okay. Na ay pagpalain ka pakikit ng Panginoon. Mm. At always be happy and be loving. Yan. Oh, God bless. Okay. Sa Sunday na lang, ha? Ikaw huwag mawawala, Sunday. Siyempre. Hindi tayo makakaya mawala pa si Pastor. Ah, okay. Sige. Sama mo yung dalawang bata mo. Okay. Ito pa yung regalo sa'yo ni Tita Ali, di. Ayan, okay. Dala siyang cake si Tita Ali. Happy birthday, Kuya. Yun, oh. Happy birthday. Ba't umiyak ka na agad? Nimiss ko yung ate ko. Ate mo? Asa? O, papuntahin. Tawagin, tawagin. Ayun, sige, Kuya. Saan na magkakalagay? Ornel, body ka muna kay Arpat. Happy birthday, Kuya Junior. Anong wish mo? Habang buhay. Kung habang buhay. Wish ko habang buhay. Ayan na. Happy birthday, Daddy. Senior na. Joel Mike, body yeah. Naman. Hey Jun, happy birthday. Thank you. More birthdays to come. Saka good health. Ingat palagi. At ito naman si George. Good birthday kay Jun. More drinks to come. Yun. cheers, sambagsak. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Ito, galing to kay Tita Ali. Yan. Tapos ito naman kay ate. Walang sulat. Paano nalagay-lagay nita? Diyan na lang. At nandito na tayo sa bilian ng lechon sa may pateros. Tara, baba tayo. Ayan, makikita nyo dito sa likod natin yung signage nila. Ulmares lechon. Doorbell ka? Ayan, doorbell. Saan yung doorbell? Bibili tayo lechon, guys. Magda-down tayo ngayon. Bibili tayo lechon to. Kabahin muna tayo. Palis na lang ito to. Pangalan. Dito na lang. Order muna tayo ng lechon. Tapos yung deposit ko. Sa birthday ni Airpods. Okay.
Yun, nag-fill up na tayo na ano. Tuloy na lechon natin sa birthday ni Erpat. Sa mga gustong umorder ng lechon, dito lang to sa may Patero, sa Pulmares. Nandiyan sa screen natin yung kanilang contact number. Nalagay na lang natin. So, yun lang. Good morning, George! Ang dami naman ng... Ano ba yung piniprito mo dyan? Fried chicken! Fried chicken ni Diwata? Oo. Oh. Mukhang tatalunin mo si Diwata, ah. Harapan mo yan, ah. Oo ba? Ay, taroon yun, ah. Ito, ano naman yung iniiwa mo dyan, Nel? Overload. Overload? Ano, para si Diwata ka rin, ah. Oo, oh, patok-batok to, tol. Pang ano ba to, sisig? Oo. Oo, pang sisig. Dami. Overload, ha, Diwata. Ito si Siken. So yun, no? Tara, baba na tayo. Pick up na natin yung lechon. Ayan. Sama ko si Tol MK. Doorbell muna tayo, tol. Pick upin namin yung lechon. Ay, sasakyan. Kasha, boss. Sakto, parang sinuhukat, oh. Dito nga, boss. Sige, boss. Ito na, na-pick up na natin yung lechon. Oo, pakaba na natin yung lechon. Ayan, sakyan. Still size to. May lalim sa loob, eh. Got. Ah, solid. XL. Hindi gat ah. Kel, yung bituya pala, andiyan pa. Thank you. Sige, mamang sara. Thank you. Hindi ba rin? Juan! Baka yan ah. Happy birthday to you. Hindi gat ba? Wow! Ayan, sak, lechon. Ayan yung lechon mo di. Laki yun, no? Laki, ha? Ito, dito ka. Oo, oh, yung laman loob. Malaki, bawasan natin. Malaki, bawasan natin. Baka yata. Bawasan ako ko. Ayan, no? May lechon, no? Yun, no? Sarap, po. Oh. Ano to? Ma? Lumpiang Shanghai. Oh. Ito, may luto na, oh. Tikman natin. Malinyap. Sarap. Sarap, malinyap. At ngayong araw, no, nagpe-prepare na sila sa mga iyahanda para bukas. Yung Berlin Airport, bukas gaganapin, linggo. So, tignan natin yung mga niluluto nila dito. Ayan. Mga busy-busy, oh. Ano yung niluluto mo, di? Sinuguan. Sinuguan, oh. Sarap, oh. Panalo yan, ah. Ito si Tall George, oh. Napakagaw. Ayan. Pre-prepare sila ngayon ng mga panghanda para bukas. Niluluto na rin yung iba para hindi pagod-pagod. Ano to, di? Ano, ginakdakan. Ang ginakdakan, oh. Ang dami, oh. Hihawi pa to? Prito. Sabi prito pa? Ano ba? Prito na lang. Prito, ayan. May nililinis pa sila dito eh. Ayan. Ano yung nandyan, tol? Ituka. Ituka ng... Loob. Baboy. Laman loob ng baboy. Kasi yung dulo ng ano. Adapter na. Pampulutan ba yan? Isosot mo yung ano? Isosot mo yung dulo ng ano yun. Ayan. Ito. Oh. Sarap yan, malo pag pinrito. So yun, no, ang dami nilang niluluto ngayon. Ayigising lang natin. So bukas sigurado maraming bisita sa airport. Kasi nga 60th birthday niya na. Yan. Ito nga pala yung specialty ni airport. Ang dinakdakan. Grabe, oh. Baka solid niya ito, ah. Pampulutan. Yun, oh, grabe, napakasarap na itong kalderetang itek. At sigurado marami tayong makakain nito. Ayan,
isa nga pala to sa mga laging hinahanda dito sa Pasig tsaka sa Kalawaan. So ayan o, kalderetang itik. Sarap o. Guys, ayan o. Kumakain ba kayo niyan? Kaldereta. Okay, kumakain ka ba niyan? Greet mo si Lolo, dali. Sarap to. Toto, magto ang diwan niya, Toto. Huli. Eh, ano eh, ito na lang kasi. Nagpagiraw. Ano to? Trap, eh? Trap na lang ata. Uy, awa. Tentikam niya. Oo. Trap? Ang sarap na bala, to. Parang first time ako. Ito, sarap. Kapag ng tenga. Trap. Happy birthday! Kaya pipicture ako yung lechon. Abalang-abala na sila sa pagtatagtag ng lechon. Siyempre, kakainin natin ito mamaya. So, ulit o, ito. Nagkakain lang tayo, tsaka taga-video. Hop. Ang laki ng lechon, no? Ha? Aralo. Sige, makalagyan na natin yung pagkakataon, ano? Nasi Tito Iris tayo. Okay, hindi ko ina-expect kasi na kala ko, ano, parang open na pag doon. Pala, very intimate to, no? Makapagpabuutan, ano? Salamat sa Diyos. Sige, bubu tayo. Hindi ko na siguro patatayuin para magbukas ng panalangin. Hey, Junior! Ito ay napakahalaga na oras, ano? Kasi marami naman tayong birthday na dumadaan sa buhay natin kasi ano eh, taon-taon naman nabibirthday tayo. Pero meron mga tinatawag na landmarks of our lives. Yung mga landmarks, sabihin ano, first birthday, landmark yan, di ba? Parang everybody's excited. Ano pa, 7 years. Yung pag nagpitong taon yung bata, di ba? Special yan. Tapos pag babae naman, 18 years old, debut, landmark yan. And then 21 sa lalaki. Then, pag later on, ay yun yung tinatag na gininto ang kaarawan o golden birthday. Landmark yan. And siguro yung diamond, bibihira yung umaabot na doon. Yung diamond, yung 75th birthday. Kasi wala na yun sa ano eh. Normal na inaabot ng buhay ng tao daw. So, before anything else, I would like to invite everybody. So, formal muna ako ng konti ngayon. At ito ay isang mahalagang sandali na tayo ay dudulog at mabibigyan ng sandali sa Panginoon Diyos sa pinagbulan ng buhay ni Kuya Junior, ng daddy nyo, ni tito nyo, no? Ni kuya nyo, at sapagkat ang Diyos ang nagbigay nito sa kanya. Kaya I invite everybody to bow your heads and allow me to lead you in this prayer. Heavenly Father, right now, we are so thankful, Lord. We are so grateful for giving us this very intimate moment. Pamilya lang ang naririto in these four corners of this home, Lord. And we know na hindi lang pamilya ang naririto, kundi ang presensya mo, Panginoon, na welcome the welcome in this place, Lord. A landmark in the life of our dearly beloved. No? Si Kuya Junior, si Daddy nyo, si Tito nyo, no? Si Lolo, no? May tumatawag nga pala mga Lolo, no? Ito ay napakahalaga sapagkat golden birthday ito. Alam nyo, pag sinabi natin golden, bakit golden? Kasi yung gold, nagbumula yan sa carbon, right? Carbon lang yan eh, uling, di ba? Pero lumalabas mula sa carbon, yung gold through passing through fire, di ba? Ibig sabihin, kapag golden ka, marami ka ng apoy na pinagdaanan. Tama ba? Pag sinabing apoy, eh hindi ka naman nasunog. Ibig sabihin nun ay nasubok. Ibig sabihin ito, ikaw ay nilantay, pinurify dun sa apoy. Alam nyo eh, hindi lang naman iisa ang 60 rito, di ba? May mga 60 rin dito, di ba? Mga kapederasyon, di ba? Kayo din. At kami na mga susunod sa inyo, at yung mga susunod pa, ilang generations tayo rito, one day darating tayo dun eh. Yung iba sa inyo, mas marami nang napagdaan ng apoy.
tinatawag yung purifying fire. Yung iba sa amin, yung iba rito ay nag-iipon pa lang nung purifying fire. Yung iba rito wala pang idea doon sa purifying fire na yon. Pero purifying fire ay yung mga hardships, yung mga moments na nahirapan ka, lalo na yung mga oras na feeling mo susuko ka na kasi hindi ko na kaya, o pagod ka na, o sawang-sawa ka na, o wala kang pag-asa. Purifying fire, may mga naiisip ka ba doon ang sabi ko? Yung mga sandali ng buhay mo na parang grabe yung pagsubok. Alam mo yung parang sayad sa lupa ang pagsubok. Yung gumagapang ka, yung parang wala kang susulingan. Parang cornered ka na. Alam mo, the harder it gets, the better purification it comes. No? Ibig sabihin, mas mahirap ang pagsubok, mas maganda ang gintong lalabas. Now, when we talk about gold, gold is, of course, makintab. It has luster. No? Natural yun. Kasi sabi yung ginto nga, eh, nakikita ko kay brother. Eh, oh. Ilang kayo? Ilang kayo? Wala akong ginto eh. Allergic ako dyan eh. Hindi ako nakakapagsuot ng ganyan. Kasi may allergy ako sa gold. Pero, okay, yung ginto kasi, no, mas makintab, mas maganda. Pero alam niyo 'di ba, yung mga nagiginto, bagamat hindi ako sanay dito, pero yung mga nagiginto, once in a while dinadala niyo yung ginto sa alhero. 'Di ba? Kasi ipinalilinis. Tama ba? Pinalilinis, bakit ipinalilinis ang ginto? Kasi kahit by nature ang ginto ay makintab, ito ay dumarating sa point na nangingitim din. Tama ba 'yon? Nagta-tarnish ang tawag doon. Gold gets tarnished, kaya paminsan-minsan kailangan itong pinakikintab muli. Hindi naman yung sabihin na kapag ka nag-tarnish ang ginto, eh hindi na siya ginto. May dumi lang, kaya kailangan linisin. Now, today, itong milestone na ito, no, sabihin natin, ganap ka ng ginto, brother. Ganap ka ng ginto, kasi hindi na matatawaran ang pinagdaanan mo. Ang pinagdaanan mo, hindi pa rin pinagdaanan ni Nika. Kasi si Mika, tinanong ka nga, feeling senior ka na ba? Hindi. Feeling para sa kanya. Para sa iyo, pero ikaw hindi pa eh, di ba? So, you have some more years to go before you get there. Pero yung dinaanan mo. Sa pamilya Isleta, ikaw yun. The rest follows. The rest will follow. So, itong 60 years na ito, ako naniniwala, this is a beautiful story, brother. A story of God's love. Una sa lahat, mahal ka ng Diyos. Amen. Hindi mo lagi naiisip yan. Ako nga, hindi ko rin malagi yung pumapasok sa isip kong mahal ako ng Diyos eh. Pero naiisip ko o hindi, hindi nagbabago yung katotohanan, yung fact na mahal ako ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo lahat ng Diyos. Minsan, busy tayo sa maraming bagay, hindi natin nasasabi sa sarili natin, mahal ako ng Diyos. Pero itong moment na ito, I'm telling you, brother, mahal ka ng Diyos for 60 years. Not for this moment alone, but for 60 years. And alam kong alam mo yan. Pangalawa, hindi lang pagmamahal, habag. God's mercy is on you. Sagana ang habag ng Diyos sa buhay mo. Dahil nakita niya, when you pass through the fire, yung mga pagsubok na yon, mahabagin siya na dumadalo sa iyo at sumasaklolo sa iyo. At ang patotoo niyan, asawa mo, mga anak mo, at yung gwapo mong apo. Diba, Ken? Ayan yung habag ng Panginoon, no? Kasi kung walang habag ng Panginoon, hindi kanya kagwapo yan. Ang pogi niya, Ken, yan, eh, di ba? Ang bait ni Jesus, Ken, di ba? Ken, ang bait ni Jesus kaya ang gwapo mo. Di ba? Sabi ko nga sa'yo kanina eh, why do you grow? You eat food, you sleep, you rest, di ba? You play. Pero more than that, Jesus makes you grow. Diba? Pero ang sinasabi natin dito, kasama sa patotoo na mahabagin ng Diyos sa iyo, kapatid, kasi ito yung pamilya mo eh. Alam mo, admirable yung pamilya mo. Diba? Alam mo yan. Ako, alam ko yan. Ako, umahanga ako sa pamilya mo. Bakit? Kita mo naman yung mga anak mo. Diba? Maraming pamilya ang troublesome, problematic, diba? Dysfunctional. Pero ang pamilya mo hindi. Nakaka-miss, ang babait ng mga anak ko, habag ng Diyos yan.
bagamat may mga times na tayo ay nagkukulang sa Diyos, nagiging pasaway tayo sa Diyos. Ano yun? Wala. Tissue. Ikaw ba si Nika? Dinay ko pa si Nika eh. Pwede pa lang eh. Kaya yan na, nagahawaan na. Dinay mo si Nika eh. Hindi, alam niyo yun, kahit minsan pasaway tayo sa buhay, alam natin yun. Alam mo yun, kuya. Hindi ka perpekto, hindi ka banal. You go up, you go down. You go up, you go down. May mga time feeling mo, eh, feel mo si Lord. May mga time hindi. Tama, di ba? Ganun talaga buhay eh. And God is merciful pag feel mo siya. Pero mas merciful ang Diyos kapag ka hindi mo siya ma-feel kasi nahihiya ka because you're down. And in spite of your down, in ang Diyos ang nag-a-uphold na mag-iinam mo. Diba? And that's the proof of God's mercy. At kalakip ng mercy na yan, forgiveness. Ang Diyos nandun yung pagpapatawad. Lagi. Alam mo, we stumble. Ako, I have my shares na kailangan, nanghingi ako ng kapatawaran sa Diyos. Ang ating Monday, may shares na kailangan hingi ng kapatawaran sa Diyos. I do believe, walang tao rito hindi nangangailangan ng kapatawaran sa Diyos. Di ba, Jasper? Lahat tayo. We need forgiveness. And alam nyo, sa buhay ng daddy nyo, ang daming beses na ako hindi sa kapatawaran ng Diyos. It's really hard. Kami nakita niya naman namin, di ba, Edgar? Nung wala pang ganito. Nung kayo ay mga bubot pa. Di ba? Di ba, Leslie? Nung parang bubot kayo. Hindi pa lang ako iiyak. Hindi nakakayak ka nun sa bubot. Ngayon tatanda ko, sa isang bubot ay nakakaiyak. Bubot. Iyak. Saan ang galing yun? Nakakayak mo sa bubot? Hindi, naalala ko yun. Buhay pa si Taba. Buhay pa si Tatay Taba. Diba? Alam nyo, kaya tayo nakapag-usong ganito kasi nakakaintindihan tayo kasi pamilya lang doon eh. Diba? We've been through the years. Diba? Tayo lang. Tayo ito eh. Nakakaintindihan tayo. Yung forgiveness ng Panginoon, grabe. Sablay tayo ng sablay, pero patawad siya ng patawad. Ang kulit-kulit natin, pangako tayong pangako, pero ulit pa rin tayo ulit, pero patawad pa rin siya ng patawad. Grabe ang Diyos. Alam nyo, sa 68th year, kahit hindi ka maganda yung 68, every year ng buhay mo dahil binabalikan mo ito. Gano'ng karang beses ba pinatawad ng Diyos itong taong nakalipas? Ngayon, kung titignan natin, gano'ng karaming beses na nagpatawad ng Diyos sa loob ng 60 years sa buhay ng Kuya Junior? Grabe. Alam ko, hindi niya mabibilang. Ako, hindi ko mabilang. Wala pa akong 60. Kung mabilang yung beses na ako pinatawad. Parang araw-araw yata, kailangan ko ng kapatawad. We all do. And next is God's provision. Nakita mo, paginto-ginto si Kuya Junior. Di ba? Naninilaw. Di ba? Dilaw is the color of the day. Pero alam mo, provision, alam mo, symbol lang yan, symbolic. Tama-tama nga, may mga gold siya, golden year niya. Pero symbol yan eh. Symbol nung salitang provision. Ang Diyos ay may provision. Ang Diyos ang provision. Alam mo yung, atin-atin lang naman to, di ba? Yung panahon na, hindi mo malaman kung saan yung kukunin. Di ba? Yung bang kayod ang puwet ng kaldero. Naranasan nyo rin yan, te, di ba? Naranasan din namin yan eh. Sino ba hindi nakaranas yan? Nagkakayod ng puwet ng kaldero, tumatakbo sa kapitbahay, tumatakbo sa kamag-anak, humihingi ng saklolo, kaliwat kanan, lumulubog doon na lumulubog ang pakiramdam natin doon. Pero sadyang ganun, di ba? But the provision of the Lord is not preventing us to experience that. But the provision of the Lord is about lifting us up, yung hinuhugot niya tayo mula dun sa ganung sitwasyon. Alam ko, kapag nasasita ako, naglalaro na yung isip niyo, o nagbabalik tanong ko eh, di ba? Been there, done that, sabihin niyo. Dinaanan ko yun. Pero oo, tama nga. Ang kamay ng Diyos yung humugot sa amin dun. Kaya tingnan mo naman, walang-wala ang mesang ko. Di ba? Walang-wala. Mayroon pang ulong nakatingala. Di ba? Wala, it's because of God's provision. God is so good. Praise the Lord for that. And also protection. God is the covering of our families. Eh, si Kuya Toting nga nandito, katatapos lang ito sa pagsubok. Well, something worse can happen to you. Pwede ngayon, wala ka dyan kasi hindi ka makakapunta rito kasi nasa hospital ka pa.
o pwedeng nakahiga ka lang doon sa katre mo kasi hindi mo kayang pumunta rito. Sabihin mo, dalang ka na lang ng mahihigop. Diba? Tsaka no comment ka na lang. I'm not going to be able to do it. Ganito ka, di ba? Isa na lang yan, di ba? Pwede naman, di ba? Not. And sa family mo, kay Junior, araw-araw, ang Diyos nag-iingat sa pamilya mo. Amen. Di ba? Yun naman ang hangaryo lagi, yung lagi sana ligtas. Pag naging akong prayer request kay Niga, pamilya, ligtas lagi. Protection yun eh. And you are right here, kumpleto ang pamilya nyo right now, walang absent, at walang dispalinghado, it's because God is our protector. Amen? So again, love, mercy, forgiveness, provision, protection, then many times over. Yan ang mensahe ng Panginoon. Paulit-ulit. Mamamahalin ka, paulit-ulit ng Diyos. Kahabagan ka, paulit-ulit ng Diyos. Diba? Patatawarin ka, paulit-ulit ng Diyos. Yung provision, paulit-ulit ibibigay sa iyo. Yung protection, paulit-ulit ibabalot sa iyo at uulit-ulitin ng Diyos na hindi siya nagsasawa. Hanggang maunawaan mo na siya ang Diyos ng buhay mo. Hanggang seseryosohin mo siya. Hanggang tanggapin mo siya, yakapin mo siya at sabi mo, hindi na ako iwalay sa iyo, kakapit ako sa iyo at hindi na ako magko-compromise kasi ikaw yung paulit-ulit hindi nagsasawa sa buhay ko. Diba? Yun ang mensahe ng Panginoon. Hindi ko mensahe ito, mensahe ng Panginoon ito. Anak, kapit ka na, he might be. Unawain mo to. 60 years is not for nothing. 60 years is the landmark of your relationship with me. Sa pagkilala natin sa Bertino, kuya, let us reflect. Ikaw, reflect mo mabuti the importance of offering back yung pag-ibig sa Diyos. How much do you love God? Love is not a word. Love is not just a position. But love is relationship. Kung love mo lang ang sarili mo, relationship pa rin yun. It's your relationship with yourself. Ngayon, kung love mo ang Diyos, it's your relationship with God. Kung love mo ang pamilya mo, it's your relationship with your family. Reflect on God's love. Reflect on righteousness. Pag sinabing righteousness, yung buhay na mailalatag mo sa harap ng Diyos ang mga oras kasi alam kong hindi ako lumalayo sa Kanya, alam kong hindi ako lumili sa Kanya kasi ang buhay ko, iniaayon ko sa kalooban niya. Righteousness. A life of integrity. Ano yung integrity? Ay, kita ay. Hello. Nagkatama-tama. How are you? Integrity. Tuloy natin. Kita ay. Tuloy natin to. Tama-tama. Pamilyang-pamilya pa rin. Huh? Actually, kanina sabi, sana dito si ay. Sakto. Integrity. Ano yung tinatawag na integrity? Integrity kasi yung alam mo, yung hindi ka doble kara. So madaling salita, pinakamadaling paraan para intindihin to. Hindi ka doble kara, yung hindi ka mabait dito, pag dito, hindi. Mapagmahal ka rito, pero dito, hindi. Matulungin ka rito, pero dito, hindi. Yun yung kabaligtaran ng integrity. Ang integrity is you are the same in all position, in all aspect of your life. Integridad. This landmark, ano? This very special moment, no? This milestone na tinatawag is the best time for us to review what was behind. Ganun ba ako? May integrity ba talaga ako? And not only to look behind, but to look forward. Tingnan ko yung after 60 years, pagdating ko na 61, 62, 65, 70, 78, hanggang saan kadali ng Panginoon.
will I walk in a life of integrity? And of course, para sa akin, ito yung highlight pag sinabing junior. Service. Tama ba, Leslie? Tama. Can you agree with me? Tama, di ba? Tama ba yun, Jason? Service. Leslie, kayong best, di ba, na makapagsasabi ng mga anak. Kasi si daddy nyo, he's an image of love through service. Di ba? Yung love language niya, di ba, mayroong 5 love languages. Yung love language ng Kuhidyo yun, mulat sa pulo ko siya nakilala. Di ba? Service sa pagpasok, service sa pag-uwi, no? Service. Yan ang kuya niyo. Yan ang love. So kanina, bubot. Nakakaiyak pala yung word yung bubot. Ngayon naman, nakakaiyak yung word service. Bubot, service, bubot, service, bubot. Iiyakan kayo lang. May mga trigger points tayo. No? Nakakaiyak tayo, naiiyak. Pero nakita nyo, ga-agree kayo sa akin, di ba? Sinabi nyo nung si Daddy, si Kuya Junior, si Lolo Junior, no? Yan, service. Yan ang buhay niya. Pero, paglipas mga panahon, magpapatuloy sana. No? Hindi pwede sabihin, oh, boundary na ako, matanda na ako, senior na ako, ayun na magsiservice sa akin, tapos na ako sa pagsiservice. Walang ganun. Because the real essence of our lives doesn't stop until the last string of our breath. And kadalasan, nagkakaroon tayo ng purpose ba tayo nabubuhay pa kapag yung love language natin na-express natin. Kunyari, love language ng iba rito, giving. Hindi ako nagsiserve pero mapagbigay ako. Then that gives you the essence of your life. Kapag nagbibigay ka, nagkakaroon ka ng self-worth, ng meaning. Yung sa'yo naman, habang ang paglilingkod ka, gano'n, di ba? Pagpatuloy mo yung kapatid, service, integrity, righteousness, and love. Napakahalagan itong mga bagay na ito na pinaala ng Panginoon. In the book of 1 Peter, in chapter 1, verse 15 to 16, sabi rito, ah, pakinggan natin. Pinapaalalahan na tayo ng Panginoon dito sa isang buhay na matuwid. Lalo na, 60 and over, lalong, alam niyo, sabi nga eh, yung mga bata, hindi pa masyado nag-iisip ng righteousness. Bakit? Excited sa buhay, gusto mag-explore, gusto subukan lahat, risk takers. Pero alam mo, as you grow older, nagsiseryoso ka na sa buhay, nagiging mas madalas mo nang iniisip ang Diyos, mas madalas mo nang iniisip yung pamumuhay mo, mas nagiging conscious ka na, am I living a righteous life? At ang sabi nga rito sa 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16, but as he who called you is holy, and Diyos mo, Kuya Junior, ay banal, you also be holy in all your conduct. In all our conduct, sa lahat ng aspeto natin buhay, sa lahat ng ating ginagawa, be holy. Kasi ang Diyos natin, holy. Hindi na ito salita ng Biblia, ito ay utos ng Diyos sa atin. Walang hindi para sa birthday celebrant lang to, sa ating lahat to. Let's be holy. Mahirap maging banal, pero dapat yun ang goal natin. Ito, matuwid. Ito, medyo liko. Pili ka. Hindi lagi tayong, ano eh, parang walang pagpipilian, lagi nalang liko ang pagpipilian. Kaya liko agad ang desisyon natin. Hindi. God is always there to show an option, magpakita ng pagpipilian. Kung napapalibutan ka ng tukso, eto naman, sabi ng Diyos, yung tama. Pili ka. Hindi kita inaalisan ng option na gumawa ng tama. Kaya nga pinapaalala ng Diyos to. At ito yung napakaganda para sa pagkakataong ito na maging paalala. Bakit? Kasi pagkatapos ng love, righteousness, integrity, yung service, nandun yung legacy. Ano yung legacy? Ito yung iyong footprint na tinatawag. Ito yung iiwanan mong marka. Ito yung magiging kwento mo. Nandito ka pa, matanda ka na o wala ka na at alaala ka na lang. Ang tawag doon, legacy. Yung pagbinanggit, kamusta si Ate Mondeng? Ah, napakabuting tao. Masarap magluto yun at lagi nagpapadala ng ulam. Nakakalimutan na pagkatapos kasi ganun-ganun na lang, walang maalala. Kasi walang legacy, walang footprint, walang iniuwang kasaysayan o reputasyon o kwento sa mundo. Ako hindi ko binubuhat bangkok tatay ko nung matay. Patay na tatay ko, nangangaral pa.
Naku, si Tatay Ben, iba, ganun. Iba talaga yung pagiging maka-Diyos niya. Iba talaga yan, ganyan, 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 ganyan. Legacy niya yun eh. Tiyatong ko sarili ko, ako ba may maganda akong legacy? Baka mamaya pag inalala ko ang pangit na sasabihin ng tao, tinanong ba natin sa mga sarili? Kuya Junior, yun yung tanong natin sa sarili natin. The one day, pagtang matanda na tayo, pag wala na tayo, maganda ba ang magiging pag-alala sa atin o pangit? Wala tayong control doon, except right now. Paano tayo namumuhay? Aalalahan ka ng mga anak mo, ano si Daddy? Aalalahan ka ng mga apo mo, ano si Lolo? At mga susunod na lahi pa, ako yung Lolo niya sa tuhod. Ito yun. Legacy. Yan yung legacy. At yan ang nais ng Diyos. Live a holy life to create a good legacy. Okay? At ang holiness, hindi ito patungkol lang sa pagiging religyoso, ha? Hindi ito yung pagsisimbal tuwing Linggo, okay na ka na. Hindi ito yung pagkaikay nagpipray sa umaga at gabi, okay ka na. But holiness is about a way of life. Yung sa lahat ng bagay, pipiliin ko yung matuhin. Pipiliin ko yung patanggap-tanggap sa Diyos. Yun ang gagawin ko. Tama na yung kakulitan. Tama na yung kalokohan. Tama na yung pagiging sablay. Hari na sablay. This is the time na I will walk with God. This is my way of life. To walk with God. Because holiness reflects the character of God. Yan, Nilo, sabi ko siya, mangaral ako eh. Mahaba na ba? Maiksipa. Now, Kuya Junior, sa pagpasok mo rito sa panibagong dekada ng buhay mo, na-imagine mo ba mag-itsura pag 70? Siguro, young looking ka pa rin. Pero may mga magbabago na, di ba? Actually, habang tumatanda po tayo, bumibilis yung, ano, yung mga pagbabago, di ba? Yung mga bata-bata, yung mga kabataan natin, hindi pa nila masyado napapansin yun, except yung matigyawat siguro sa mukha, napapansin niya kasi nakatusan namin. Pero yung paghina ng katawan, hindi pa kasi stable pa yan eh. Pero alam mo yung mga pagpumapalo na tayo sa mga... di ba? Yes, di ba? Bumabagal yung kilos, mahirap na makit ng hagdan, nahirap na umuko, di ba? Hinahapo, may nararamdaman. Ako nagtatakbo ko ngayon kasi first time nakaramdam na ako ng high blood. Eh ayaw ko magamot. O di nagtatakbo ko. At least okay na uli. Pero gulat ako. Kasi anemic ako, bilang ako nag-high blood. Ah, tumatanda na. Diba? So, hindi ko alam. Kuya Junior, next decade, the next 10 years mo, anong meron? Sana itong araw na ito, sinelebrate mo itong 60 years mo, sana may mapulot ka at hindi makalimutan hanggang dumating yung 70 ka naman. Tapos tayo ulit na dito, diba? Diba na itsura ng bawat isa? Kasi marami na nagbago. Mas marami ng puting buhok si Mika. Lalapit ka kong babayan? Pero ang mahalaga, right now you review and reflect. Anong ginawa ng Diyos sa buhay mo? Anong ginawa mo sa buhay mo? At yan ang impact mo sa bawat isang hari rito. Yan ang language of love mo, Kuya Junior, sa pamilya mo. At ang legacy ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng ginto at pilak, mga material na bagay, pera, pagkain, hindi. Ito ay nabubuo dun sa karakter, dun sa integrity at pag-ibig na iniayon natin sa Diyos. Ang sabi sa Proverbs in chapter 13 verse 22, a good man, ang tao raw na mabuti, good man ha, leaves an inheritance to his children's children. So ano sinasabi rito sa Proverbs? Magpapamana ka sa mga anak mo. Maring wala kayo papamana ng mga asyenda, wala kayo papamana ng mga resort or mga investments. Maring wala. Pero lahat tayo may kakayang magpamana. At yun yung buhay mo. Diba ko ito, Toy? Anong buhay yung ibinahagi mo sa pamilya mo, yan ang pamana mo. Kaya ang sabi ito, kung ikay mabuting tao, mabuti ang pamana mo sa anak mo at mga apo mo. At ako, ayokong magkaroon ng alaala ng mga anak ko sa akin. Kung ako ha, na yung malulungkot sila kapag wala na ako. Kasi hindi maganda ang alaala nila sa akin.
Walang perpektong tatay. Walang perpektong nanay. Walang perpektong magulang. Nagkakamali tayo sa harap ating mga anak. At hindi na mahalaga rito na maging perfect tayo. Ang mahalaga, handa tayong magpakababang loob. Diba? Na pag tayo nagkakamali, hindi lang anak ang humihingi ng sorry. Diba? Kung may nakakawak ka. Yeah. Hindi lang na kasi. Ano yung susunod the word? Trigger nila. Ha? Ang trigger word. Ano yung trigger word doon? Sorry. Sorry. Mommy, sorry. Anak, sorry. That makes a difference. And that makes you a good man. And that makes you a good woman. Kung marunong kang mag-sorry. At kapag nag-sorry ka, clean slate, then when you are remembered, hindi na doon sa kamalian. Kasi nakihingi mo na na sorry. Pero maraming magulang lumipas, hindi sila nakapag-sorry sa mga anak. As much yung mga anak, pag nasa tabi na taol, patawarin mo ako, mami, patawarin mo dati, pero wala kang gawa. Kasi bingi na yun eh. Kasi patay na. Wala na magagawa yung sorry. Habang nabubuhay pa tayo, mag-sorry na tayo. Tingin rin ng tissue. Buti ba lang, pamilyan to. Diba, kita ay, diba, okay lang, diba, pamilyan tayo. Masyadong personalan eh. Masyadong personalan to. Pag nagkamali, kailangan bagay ng sorry. Oo, kasi yan yung inheritance yung pamamanong sa mga anak mo eh. Diba, Jasper? Yung maaalala ka na hindi ka proud, hindi ka mayabang na magulang, hindi matigas ang puso mo, kasi ikaw yung magulang na lagi nagsisikap na maging mabuti sa mga anak mo. Sorry. Very powerful word. Second powerful word, I love you. I love you. Minsan mga nanay, madaling magsabi I love you, pero pag lalaki, eh macho ko, you love me, corny. Nung naliligaw pa ako, pare, I love you ko, pero tatanda na tayo, corny na yan. No. Diba? O, titingin naman pa yun, diba? Kasi personalan to eh. Be intentional. Lagi na ka, I love you yan. Oo. Ibig sabihin na to, nag-iiwan na siya ng magandang legacy. Ay, nabi nyo. Si Toto, yan yan eh. Romantiko yan eh. Love you. Diba? Like you know naman. Huwag ka na kasing siwasap. Lagi na mama, wala rin natanggap. Malam. I-reserve mo na yung lupon. Okay, free tayo. Let us be intentional. Pag dumating tayo sa age na ganito, sasama na namin sarili namin sa edad na senior. Malapit na rin naman kami. Diba? Pag dumating tayo sa age nito, dapat maging intentional tayo. Sadyay na natin maging mapagmahal, mapagpatawad, at mapaghingi ng tawad. Kasi ang sarap noong last few years ng buhay mo. Kung may 10 years ka pa o 20 years, given mag 80 years old ka, masaya na yon. Na yung mga panahong yon, alam mo na naibigay mo yung pag-ibig, yung pagpapatawad at paghinatawad sa pamilya mo. Kasi darating oras, ganito ka na lang, hindi ka makakasabi ng I love you. Diba? Hindi ka makakasabi ng sorry. Nakatingin ka na lang sa kanila, pero hindi mo na maipahayag yung sarili mo. At sila nakatingin sa'yo, hindi ka na nila maintindihan. Hanggat may pagkakataon pa, be righteous, be loving, be forgiving, and be merciful to your family. Lahat ng kaibigan, dumarating, mawawala yan. Pero ang pamilya, pamilya. Alam niyo yun, nung nasa ospital ako, Ate Modeng, sabi ko kay Totoy, ang palad mo. Napakapalad mo. Diba sinasabi ko sa iyo? Mahal na mahal ka ng asawa mo. Kasi ang hirap ng sitwasyon eh. Pero ayun ang ating bonding, diba? Sabi ko, mahalin mo yan. Ako, mahal na mahal ka niyan. Sabi ko sa iyo, diba? Napakapalad mo. Hindi lahat na na-hospital, inaalaga ng asawa. Pero ayun yung asawa mo sa tabi mo. At alam ko, dito sa pamilya Isleta, napakapalad mo. Kasi mahal na mahal ka rin ang pamilya mo. Tama ba?
Wala tayong doubt dyan. Kaya nga sabi rito sa Proverbs 11:3, malapit na po tayo matapos kasi eh, baka mag-trigger pa tayo eh. The integrity of the upright guides them. Kapag ang tao matuwid at hindi siya doble kara, ito ang gabay niya sa buhay niya. Hanggang sa huling hininga, ito ang gagawin sa kanya. Ang buhay mo ay testamento, Kuya Junior. Ito ay isang kwento na may kapangyarihan. There is power in your life to make or break me ka. There is power in your life to make and break Jason, Leslie, Jewel, Ken. There is power in your life. There is power in your words. There is power in your action. Dahil kapangyarihan yan, for every great power comes great responsibility. It is your responsibility to choose the good power that will impact yung asawa mo, mga anak mo, apo mo, kapatid mo, pamilya mo. Before anybody else, ang sabi ng Biblia, anong kasaysay na ikaw ay makatulong sa iba kung hindi mo nakakalinga ang iyong pamilya ng tama? Sabi ng Biblia yun. Family first. Before anyone else, before anything else, family first. Kaya nga, sa araw na ito, we count the blessing. Ang dami nating ini-introspect na yon. Si Kuya Junior, ating celebrant, ang dami binabalik-tanawan niya. Si Mika, may bahay, mga anak, mga apo, tayo, kapatid, bayaw, tita, pinsan. We are here, nag-reflect tayo. And we cannot help but to see the goodness of God. And in that, we count our blessings. Bilangin natin ang mga pagpapala ng Diyos. Hindi talaga natin mapibilang, pero pwede natin pagpasalamat natin ito. Huwag mong kakalimutan, never forget the goodness and the faithfulness of the Lord in your life. Sabi nga sa Psalm 103 verse 2, Bless the Lord, O my soul, and forget not, huwag mong kakalimutan, all His benefits. Huwag po natin kalimutan. Tayo lahat to. Always remember, God is good all the time. And all the time, God is good. Sana bukang bibig natin yan. Minsan, mas madalas pa natin yung bumbukong bibig yung mura. Pero, why not a change in habit? Instead na yung ganun salita, ang bukang bibig natin, God is good. God is good all the time. Ako pinapractice ko sa mga anak ko yan. Wala silang ibabalita sa akin, ang sagot ko sila, thank God, God is good. Bakit? Kung hindi sa Diyos, wala yan. Hindi ako nagbibigay ng security sa pamilya ko, ang Diyos lang. Kaya nga, when we count out our blessings, magkakaroon tayo ng grateful heart. Alam niyo power ng grateful heart? Yung puso na may pasasalamat, laging kontento, never magkakaroon ng feeling na kulang. Wala naman ang bulsa mo, pero kontento ka. Hindi ka laging healthy, pero kontento ka. Hindi laging smooth ang buhay, pero kontento ka. Yung pagiging kontento, yung bang hindi ka nagiging maasim o hindi ka nagiging ampalaya o mapait sa buhay mo, yung kontento ka, ibig sabihin, I have everything I need. God is good all the time. Yung pagiging kontento, nagsisimula yun sa grateful heart. Yung puso na lagi nagpapasalamat, minsan kasi yung puso natin na lang hinahanap yung wala, kaya reklamo ang laman puso natin. Pero ang kabaliktaran nun, puso nagpapasalamat. Hindi hinahanap ang wala, kundi binibilang ang meron. Minsan wala kang pera, pero may maganda kang asawa. God is good all the time. Diba? Wala kang pera, pero ang babait ng mga anak mo, God is good all the time. Wala kang pera, pero ang pogi ng apo mo, ang bait-bait pa, God is good all the time. God is good all the time. Grateful heart, contentment. Contentment. Ang pamahanapin mo kung contento ka na. Hindi mo kailangan ng kahit anong bagay kapag contento ka na. So, Kuya Junior, always remember that God is good all the time. Maring makalimutan mo mamaya itong mensahe ko ito. Pero okay lang yun. Huwag mo na lang kalimutan ng Diyos. Lagi sa tabi mo.
So walk in holiness. Bring a lasting legacy. Uphold your integrity and count your blessings every day. Sana yung ginto mo, umisa ng initim. Pero huwag mo kalimutang, pwede pa rin pakinangin. Tubog lang kailangan yan. O linis lang kailangan yan. Ako ang buhay ko, ginto din. Pero nangingitim din. Every time, nagpapalinis ako. Ang tawag doon, repentance. Pagsisisi. Diyan tayo nakapagsisimula ng panibago, yung fresh start. Kapag tayo ay lagi nagre-repent sa harap ng Diyos. Patawarin mo. Make me right again. At ang Diyos, sabi ko nga, paulit-ulit ang tsaka-tsaka na magpatawarin. Amen? So with that, sana nahipo ko puso mo, Junior. Hmm. Ha? Love you. Ha? Diba? Pag-pray na natin. Ang ating siya. Hindi ko na pagkatayuin. Yung time shot format, ganyan pa tayo. Hindi ako dito eh. Okay. Samahan niyo ako. Let's bow our heads. Nika, nika. Ikaw magpatong ng kamay sa asawa mo. Sa kamay. Sa kamay ng kamay ang iyong esposo. And let's bow our heads. Hallelujah. Praise your name, Lord. Let's pray. Heavenly Father, we come before you. Malapit po kami, Panginoon, dito bilang isang pamilya. Walang natatangi dito, isang pamilya to. We know you and we know each other. We love you and we love each other. But most importantly, you know us and you love us, Lord. At nagpapasalamat po kami, punong-puno ang puso sa pagpasalamat dahil through thick or thin, through mountains and valleys, through it all, Panginoon, you are God. The God in the life of Kuya Junior. Marunong ka. Kaya nagpapasalamat kami kasi ikaw lagi nagbubuhos sa kanya ng pag-ibig, ng kabutihan, ng pagpapatawad, ng gabay, ng proteksyon sa buhay niya. Hindi lang sa kanya, Panginoon, kundi testamento na rin dito ang kalalagayan ng pamilyang ito, ng Isleta family. Napakabuti mo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Thank you dahil tapat ka, Panginoon. Ikaw nagbigay ng pangako sa Isleta family. Ikaw din naman ang faithful na tumutupad ditong pangako ito. Kaya wala kaming mahihiling at wala kaming dapat ituro pa sa iyo sapagkat ikaw higit na marunong sa buhay ni Kuya Junior at ang iyong pamilya. Dalangin lang namin, Panginoon, patuloy mo pa siyang hubugin, patuloy mo pa siyang linangin, Panginoon. Hayaan mo itong gintong buhay na ito ay lalong kumintag pa through the next seasons of his life. Sa aming pagtitipon ngayon in the 60th birthday, pinataas po namin si Kuya Junior sa inyo. Dinededicate siya namin siya, Panginoon. Stretch mo yung kamay mo, Panginoon. Hawakan mo, hipuin mo si Kuya Junior. Hayaan mo, Panginoon, maramdaman niya na ikaw ay Diyos na mabuti. Ikaw ay Diyos na gumagawa ang patuloy sa buhay niya. Punuin mo ang puso niya ng pag-ibig. Punuin mo ang kanyang isip ng katuwiran, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na itong birthday niyang ito, Panginoon, ang maging hudyat, Panginoon, ng pagle-level up sa kanyang pakikipagrelasyon sa iyo, pakikipagrelasyon niya sa pamilya niya, at sa aming lahat. Panginoon, we dedicate him. Significant itong milestone na ito, kaya hayaan mo na makalakad siyang patuloy. Na nandun ang kalusugan, kalakasan, na sigla. Everyday, nandun yung purpose sa buhay niya, nandun yung direction. And Lord, grant him wisdom. Grant him discernment. Yung bang malalaman niya patuloy, Panginoon, ano yung ini-offer mo sa kanya, ano yung ini-offer ng mundo sa kanya. Yung tama at mali, at bigyan mo siya ng wisdom to choose the right thing. Mamuhay siya ng may integrity, ng humility, at magiging magandang patotoo sa aming lahat, lalo na sa kanyang pamilya. Lord, we pray for that legacy. Ito yung binubuo ni Kuya Junior ngayon, na one day he will be remembered, Lord. He will be remembered as a righteous man of God. Hindi possible to kung di siya tutulungan, Panginoon. Kaya nga, we lift him up to you and we dedicate him. In Jesus' name. Kaya nga, Panginoon, pagpalain po si Kuya Junior, pagpalain po si Nika, ang kanilang sambahayan, ang bawat isang pamilya naririto, ang bawat isa na kasama namin dito, ang mga extended family, pati mga kaibigan, Panginoon, pagpalain mo pong bawat isa. Makikiselebrate, Panginoon, sa birthday ni Kuya Junior. At ang pagkakasaluhan, salamat po. Kayo po nagkalog nito, basbasan mo po ito, baka na itanggap. Kaya muli, maraming salamat po.
At sa inyo po lang, maingat ay binabalik ang lahat ng kapurihan at salamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. 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 Brother, happy birthday. Amen. Happy birthday. Alipin lang ito muna kayo. Ate, ikaw. Siyempre, pwede mo pengi ako isa. Tapos makira ako. Daddy! Siyempre, yes, kaya Erlo. Yun, oh. Daan-daan lang, ah. Sarap, chicken. Del! Eh, sabihin mo, mag-birthday ka lang pa. Oo, sabihin mo, masarap. Hindi masarap, susambong kita yan. Gusto mo alay, anak. Kalbord ka dito. Yun o. Good trip ha. Ano, inom na tayo kamaya. Hindi na ako minum. Atali kayo dyan. Good birthday kapatid. Bawasan ang konti ang inom. Senior na tayo. Evidence. Kinari na. Hey. Girl, uli ka. Bate, kay Lolo. Ito. Birthday. No, birthday is to come. Sige na, kain ka na dyan. Enad, bati ka muna. Happy birthday. Habang kumakain. Happy birthday to Junior, di ka na Junior. Si Richard, wala. Pasok. Ah, may pasok. Ayun, full trip yung mga kamag-anakan natin dito sa bahay. Kailangan ako. Eh, may bumili lang ng kaso si Dayan. Tanim ka na. Oo. Ayun, maganda.